Celebrate the Ash Wednesday, and we thank Him that again with this season the Lord God teach us about our stay here on earth, that we always hear, we are hearing His words, that we must remember that we came from dust, and we will be returning to dust. Amen. Iyan ang ating marinig sa panahon ito ng Kwaresma. The Lord is reminding us that we galing po tayo sa alabok at babalik po doon. We pray that the Lord God will give us 2020 vision, that we can able to, yan, we'll have to ponder about these things that really, na talagang magyayari sa buhay ng tao. We pray that this season, will bring us a closer relationship with God. And right now we pray that the Holy Spirit will open our minds, and will give us in the end, we will able to discern and know His plans in our lives. Amen. This we pray in Jesus' name. Amen. Again, please. Love with you all, dear brothers and sisters in Christ. Pinapasalamatan ko po yung bawat pong araw na binibigay ng Panginoon po sa atin, at ito naman pong pribilehiyo na ibinigay niya po upang pong magpasalamat po sa kanyang kabutihan at kanyang kapangyarihan. Kahapon po at within these days po, talaga pong dyan ko po ulit-ulit po na naririnig po through our head servant na talaga pong ang panalangin ay talagang may akibat na kapangyarihan. Doon po talaga pong dyan din po yung Panginoon na nangungusap po sa bawat puso, na talaga pong at yung kaluluwa mo po mismo ay nagpapatunay po na talaga pong na kapag sandalan natin yan, kapag isabuhat natin yan, kapag yung mga instruction ng Panginoon isagawa natin, at yung sleuth po at yung katamad po natin po talaga pong mawaksiyan sa pamamaraan ng krus ni Jesus, at ang kinin natin po na talagang andyan sa atin, we are the temple of the Holy Spirit, at namamayani dito sa atin yung Panginoon, talaga pong miracles to happen at all times. At yan din po ang yan din po sa akong din pong personal na experience. Diyan ko po na-recall na I have now, I have received the blessings that I really prayed to God because of that prayer also po. Diyan po talaga pong pinapasalamatan ko na Panginoon, na talaga diyan din po sa pusong masasabi mo talaga yes, because of prayer, because of that unceasing prayer, because of that persistent prayer, talaga pong meron pong good works yan na resulta. Talaga pong ipapatunayan ng Panginoon na yung bawat panalangin natin, if we only ask His presence and His blood, talaga pong ang kagustuhan po na nilagay ng Panginoon sa bawat puso natin ay bibigyan niya pong yung desire na iyan ng katuparan. Dahil po
para po sa akin, most especially last year po, one time po dyan po sa pag-prayer meeting natin po sa May Hibawan, at that time po nagpo-proclaim po yung ating head servant na doon din po sa pagdadasal na if you ask now to God's holy presence, then you will receive your miracles, you will receive your blessings. At doon po, talagang taintim-taintim na ako po na, nakikinig po sa kanyang mga salita habang po nagsasalita yung ating head servant. At tagus na tagus po sa puso ko yung bawat po ng mga sinasabi niya po ng mga instructions na dapat natin sundin kung gusto natin ngayon din magkaroon ng reward sa Panginoon at maibigyan ng katupatan po yung ating bawat panalangin. At that time po, talaga pong nung nag-invoke na po ng Espiritu Santo, diyan po sa kaloob-looban ko, mas especially po, nakasabi pa siya doon po at that time po na nagtiteaching siya po na ikaw nga na nagsaserve ngayon sa Panginoon, masigit na bibigyan ng Panginoon ng katuparan yung bawat desire sa puso mo. Doon po, talagang habang nagpa-pray na po, talagang parang bata ka ba na talagang na sinasabihan mo yung Panginoon, Lord, this time I really ask this miracle to mangyayari ito ngayon sa akin. At doon po, buhos to buhos yung luha ko po na nag-aasa Panginoon, na inaangkin ko, Lord, akin yan. Yung bawat salitang iyan, akin yan, Panginoon. At ngayong pagkakataong ito, inaangkin ko na mangyayari iyan sa akin. At that time, inihingi ko po yun na magkaroon po ako ng anak. At doon po, sinabi yung attention, tignan mo na nangyayari na iyan ngayon sa iyo. At doon po tinitignan ko po iyon na may pwersa ng Panginoon sa kanyang presensya po at sa kanyang dugo na natapos ng lahat, na bayaran ng lahat, at lahat ng aking hinihingi sa Panginoon ay binibigyan niya that time. At doon po gabi, habang po andiyon sa presensya ng Panginoon, napaluhod po ako at apaw na apaw yung luha na talagang yung himpit na pagdadasal talaga na inaangkin ko, na tinatanaw ko yung sinapupunan ko ang meron ng bata. Yun po yung experience ko na paulit-ulit din pong bumalik-balik po sa akin kung gaano po kamakapangyarihan yung ating pagdadasal if we only ask God and through His presence po, nataintim po tayo na nanalangin sa Panginoon. And that time po, after a week lamang po, doon ko po nalaman talaga na positive po yung lahat ng serum ko po. At doon po pinapasalamatan ko habang binabalik-balikan ko po iyan. Talaga pong andyan yung taos puso pa sa salamat sa Panginoon na talagang nagpapapatindi po yung Panginoon ng bawat po nating pananampalataya, that if we only hold on to His promises, to His living word, na hindi lamang yan po basta-basta salita ng Panginoon, but that's the powerful living word of God that being sown into our hearts po, diyan po talaga po the reward is every miracle in our lives. So salamat po na as we recall that, talaga po mas napapatindi pa po yung ating relasyon at pananalig sa Panginoon that God is truly alive and His word is active and sharper than the double sword po. Sabi po dito sa banal na salita ng Panginoon, submit to God and accept the word that He plants in your hearts, which is able to save you. Do not deceive yourselves by just listening to His word. Instead, put it into practice. If you listen to the word but do not put it into practice, you are like people who look in a mirror and see themselves as they are. They are a good look at themselves. They take good look at themselves and then go away and at once forget that they look like. But if you look closely into the perfect law that sets people free and keep on praying at and keep on paying attention to it, and do not simply listen and then forget it, but put it into practice, you will be blessed by God in what you do. We are not just listener or hearer of the word of God, but andyan po yung action natin sa pananalig po sa Panginoon, sa pagbibigay po ng time, sa pananalig at pagdadasal po sa Panginoon, then good works, miracles will do happen to all of us po. Salamat po at papuri po yung binabalik ko sa ating Panginoon na tunay pong buhay na buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. His word gives light on our path. Amen. And if we only follow His living word, then victories will come in our lives. Amen. Ayun ang
ang lahat po natin ginagawa ay magiging blessing po sa atin. Dahil po, siya po, ang salita ng Diyos ay siya pong magkoconnect sa ating, magiging blessing po yan sa atin. Amen. Dahil po, yan po ang salita ng Diyos na si Jesus. Ken, please. Isang magandang umaga po sa ating lahat at sa ating mga kapatid po ngayon. At nagpapasalamat din po ako sa buhay na Panginoon na patuloy niyo po tayong tinuturuan. Especially po ako, patuloy niyo po akong tinuturuan na sa aking panalangin, palagi ko pong hinihingi sa Panginoon na bigyan niya po ako ng kalakasan. Then Jesus give me a trials to become me a stronger. Binibigyan niya po ako ng trials para na makita ko kung sino yung pinagmumula ng aking kalakasan. So, imbis na mangamba at mag-isip na kung ano-ano, ang Panginoon talaga, ang pagtuturo niya sa kanyang mga tao ay talagang nandoon. Even though we are facing a trials, ang Panginoon, isang pagtuturo niya na you are strong. You are strong. Na nandito ka man or nandyan ka man sa point na dumadaan ang ikaw sa pagsubok, pero yung katotohanan na yung Panginoon ay nagbibigay sa iyo ng kalakasan. At ito yung nakita ko na now we are facing our trials, especially sa aking ngayong family. But I know ang ibinibigay ng Panginoong ito ay talagang pagtuturo niya sa akin at sa aking pamilya na we are strong because we are a big God. Merong kaming Diyos, merong Diyos na talagang masasabi ko na buhay at nagmamay-ari po ng lahat. Ito yung tumatak sa akin noong Sunday na sabi ng atin Helserbat na kung papaandarin natin yung sasakyan dahil meron tong susi at kung susing ito'y gagamitin natin sa pagpapaandar ay siyang mag-aandar. So alam ko sa sarili ko na merong susi na alam ko yung Diyos na buhay at sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita, meron itong kapangyarihan. At ito'y alam ko na kung papaandarin lang ay siyang gagawa ng paraan. Na siyang ang kinakatakutan ng tao ay siya yung nagmumula ng lakas at magbibigay lakas sa bawat isa po sa atin. At ito yung pinaghahawakan ko. At isa pa, kung hintulutan po natin na yung Diyos yung magdadrive sa ating buhay, kung tayo yung sasakyan at kung siya yung magmamaneho po sa atin at talagang ililid tayo ng Panginoon patungo po sa Kanya. At ito yung inahawakan ko na Lord, alam ko po na ikaw yung nagda-drive ng aking buhay. At nagtitiwala po ako dahil ikaw ang nagda-drive nito po sa akin. Alam ko po, makakadating po ito, Panginoon, sa iyo kung saan iyong pangako mo po sa iyong mga tao. So sabi nga ng Helserbat, mayroon mang itong mawawalan man ito ng fuel, mawawalan man ito ng gas, mawawalan, masisiraan man ito. At alam ko, ito rin yung tao. Ito yung nawawalan din ito, nasisiraan din ito. Pero ang pananalig mo sa Panginoon, ang pananalig mo sa salita ng Diyos, ang pananalig mo na once yung Panginoon yung magdadrive, hindi ka maaano. Ang Diyos yung magsusustain. Ito yung pinaghahawakan ko ngayon na I know God will provide, I know God will protect, and I know God will sustain our faith po. At alam ko po na siya yung nag-drive ng aking buhay at ng buhay din ng aking pamilya po. At alam ko yung Diyos na sinaservisyuhan ko po, buhay siya na Diyos. I know we are facing our trials, but I know this is the ang turo po ng Panginoon na maging stronger pa po ako. In Jesus' name. At sabi nyo dito sa banal na salita ng Panginoon, sa araw na yaoy, ibabangon kong muli ang aking sambahayan ni David. At aayusin ko tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon, kagaya noong araw sa gayong sasakupin ko ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at lahat ng bansang dati akin. Sabi ni Yahweh na siyang gagawa ng mga bagay na ito. Darating ang panahon, sabi ni Yahweh, na mag-araro ang magbubukid habang nag-aani pa ang mga magagapas. At gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak kahit na nagsisimula pa lamang na maghasik ng bini ang maghasik. Dadaloy sa mga bundok ang matamis na alak
at aagos ng sagana ang mga burol. So salamat Panginoon, ito paghahawakan ko na mulit-mulit itatayo mo kami, ibabangon mo kami at ang blessing mo ay agos. At lahat ng papuri Panginoon na ibinabalik ko po sa inyo. In Jesus name. Amen. Maraming salamat po. Alam po natin dahil po sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, ang banal na Espiritu na nandito po sa atin ay siya pong magkukonekta po sa atin sa upuan to the merciful set of our Father in Heaven. And susi po is our faith. Start believing and you can connect with the merciful throne of our Heavenly Father. Lord, please. Thank you, Jesus. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa araw po nito. At nawa yung pagpapala at pagmamahal ng Panginoon ay sumain niyo po. So ako gusto ko rin po magpasalamat sa bawat eksperyensya ng santaan po pag ginagawa po natin pala yung kagustuhan ng Panginoon. Doon po natin makikita yung inspirasyon, yung pagmamahal ng Panginoon at yung pagtuturo niya. So yung isa kahapon na nung sumama po kami sa atin at servant po nag-pray over sa isang kapatid po natin, yung isang naka-inspired po sa akin is doon na inaalaw po ng Panginoon, i-compare ko rin sa akin experience siya, na totoo na inaalaw ng Panginoon na makapunta po tayo sa pinakalimit na natin po, pinaka-edge ng buhay po natin. And then we will realize that hindi na po natin kailangan kung ano mang dito sa mundo. All we need is Jesus. Na makita natin, through Jesus, everything is enough. Yun po, sa aking buhay, ganun rin na dumadaan po tayo sa buhay natin na may experience siya na pinahintutulutan ng Panginoon in order for us na makita po natin na ang kailangan po talaga po natin is Panginoon. So yun po na sa buhay ko na Panginoon, yung Espiritu mismo po ng Panginoon is nandiyan na alam mo, as He testify sa amin, as kinikwento po ng kapatid po natin, yung balik po sa alam mong Espiritu Santo na nagko-confirm po dyan sa puso mo kasi po alam mo, pinagdaanan mo rin. So isang, hindi makita mo, hindi mo maiwaglit sa iyong sarili na yung pinakakailangan po natin is yung Panginoon si Kristo po, in order for us na makuha po tayo sa mga kahintangan po ng ating buhay in every situation in our life na hindi po natin kaya, at yung makakagawa lang po noon ay yung ating Panginoong Hesus Kristo. So yung pinapasalamatan ko sa pasalamatan kasi Panginoon na dati hindi mo gusto, sometimes merong mga bagay na para sa'yo hindi mo gustong mapunta o malagay ka dyan o dalhin ka sa sitwasyong ganyan kasi para sa'yo yung binibigay is, pag hindi po bukas yung isip at puso mo, yung binibigay po sa'yo is kahirapan, pagdurusa. But if in other side, pag binuksan po natin yung ating puso at isip, dun makikita na meron pala pagpatuturo yung Panginoon na gusto niyang ipaklaro po sa atin na ganito yung buhay na kailangan po natin in order pagkatapos nitong buhay, meron pang susunod na buhay that we must strive on na masunod po yung turo ng Panginoon na makilala natin Panginoon in order for us, yung promesa ng Panginoon ay ating makita. And one, isang inspirasyon rin po na nagbigay po kahapon sa amin, along the our head servant teach us na we must have in order for us na makalabas po tayo sa sitwasyon na at hindi po natin kaya magawa po natin yung pinapagawa ng Diyos at yung desire ng puso natin atin makamtan is yung isang turo po doon is yung pure heart, yung cleansed heart. Kasi po daw, doon po, sinasabi po natin yung servant, if we have cleansed heart, we able to praise and glorify our Lord Jesus Christ. And then po, yung kanyang glory po ay bababa po sa atin in that day. At kung yung glory po ng Panginoon ay bababa po sa atin, sa gitna mo natin, and as under His realm of His Holy Spirit po, if we foresee at kung ano po yung hiningi po natin at pinananligan po natin mangyayari. So yung mag-testify yung mga kapatid po natin na nangyayari po talaga na if we sinisipa kapan po nating na maging righteous po sa grasya ng Panginoon, sa harapan ng Panginoon, will able na makapaghingi po tayo ng Panginoon at ito po ay mangyayari. So yun po yung sa bawat experience na salamat Panginoon na patuloy ka pong nagpapahayag ng iyong sarili po sa amin, yung paraan na makita po namin yung mga procedure, yung paraan kung paano po namin po ikaw po ma-encounter sa buhay po namin at yung bawat desire ng puso ay makabigyan po ng katuparan. So salamat Panginoon at you
our Savior, na siya, ikaw lang po makakakuha po sa amin sa mga sitwasyon pong hindi po namin kaya. And in order for us na mahapin po yan, we must draw unto you through your spirit with pure hearts in order for us to experience your glory and your love sa bawat isa po sa amin. So, in my own experience, salamat Panginoon na yung experience niyo na kinoconfirm mo na dati na hindi mo nangyayari. Nangyayari po, alam mong pag dumulog po tayo sa Panginoon, na nanalangin po tayo sa Panginoon, alam po natin in our prayers, mangyayari po talaga kung anong hiningi po natin, kasi God is really genuine God, na kung saan po siya po, generous God, I mean, na kung saan po, doon po, ibibigay niya po, basta alam niya po para sa ating kabutihan. But mas maganda pa rin po pag nakita po natin yung kung paano, yung paraan na makapag-commune po tayo sa Panginoon in order for us again to experience at maintindihan po natin kung ano siya kabanal at buhay at mapagmahal na Panginoon sa bawat isa po sa atin. So thank you Jesus, sasabi niya po dito sa salita niya, ikaw ay kinuha ko sa dulo ng daigdig, sa pinakamalayong sulok nito. Sinasabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod, ikaw ay hinirang ko, hindi itatakwil. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat magamba kaninuman. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ang banal na salita ng Panginoon, at lahat ng papuri at papasalamat binabalik po namin sa Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Amen. One single idea could bring you to success. Amen. Kung at makarinig po tayo sa tuktok ng buhay kapag po ang idea ng Panginoon ay sa isang buhay natin. Amen. Iyon po ang sabi ng Panginoon na we should have to hear His words and let that words being taught to us will be the light and guide for our everyday life. Amen. You know, yan ang paparaan ng Panginoon. Yan ang mga idea niya. No? Para marating po natin yung ang kaligayahan, yung pong ating dinaasam-asam, yung pong ang mga turo ng Panginoon, sundin po natin iyan. At makikita po natin na we could able to surpass, to overcome. Ma-overcome po natin ang lahat ng mga sirkumstansya. In Jesus' name, then please. Sa muli po, magandang araw po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa akin din po nagpapasalamat ako sa Diyos, especially din po kahapon sa mga pribilehiyo po na binigay niya na makapag-serve po tayo, na kahit po na sa pagpunta po namin dun sa hospital na isang tao lang sinadya namin napuntahan, pero sa grasya po ng Panginoon na ilang tao po ang humingi ng panalangin. At doon po nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa pribilehiyo po na mapagserbisyuhan po namin siya sa pamamagitan po ng kanyang mga tao. At nagpapasalamat din po ko sa mga salita ng Panginoon at sa araw-araw po na napaglinis niya po ng ating mga puso at sa mga intention po na naturo niya po sa atin. Sa akin din po, abang nakikinig po ako kagabi sa pag-uusap-usap po namin ang mga kasama namin dito sa prayer house, yung salita po na nagtayuan po sa akin yung salita na let's restart, yung sabi ng gano'n na hindi sa pamamagitan ng abilidad pero sa pamamagitan po ng puso. So doon po hindi ko po mapigilan na tumulo yung luha o na ma-check po yung sarili ko na magkaroon po ng desire na malinis yung intention mo, yung desire na malinis yung puso mo habang nagsaserve ka po sa Panginoon, na ma-check ko po yung saraw-araw na ginagawa ko, na magkaroon ko po ng desire na mag-serve talaga sa Panginoon, na talaga sa pagmamahal niya sa'yo at sa pagmamahal mo po sa Kanya. And para po sa akin, bago po ko matulog, doon po na talaga sabi ko, china-challenge ka talaga ng Panginoon. Nandun ka sa challenge ng Panginoon na kung titingnan mo lang talaga sa kakayanan mo, talagang walang-wala ka. Iniaalay ko to at talagang nananalig ako at
inilalagay, sinusurrender ko talaga to sa kapangyarihan mo, Panginoon. Kasi kung sa akin lang talagang walang-wala, pero meron ka desire, meron ka sa puso mo. Doon po pinapasalamatan ko ang Diyos na patuloy po hiningi mo sa Kanya na magkaroon ka ng malinis na intensyon na bang ginagawa mo ang pinapagawa niya sa iyo. At sa araw-araw po yun po hinihingi ko sa Panginoon at pinapasalamatan ko na talagang kahit papano talagang yung grasya ng Panginoon na yung, kanina habang binabasa ni Sergey yung salita ng Panginoon na yung narinig mo, hindi lang magtatapos sa narinig mo, kundi gagawin mo. Salamat po sa Diyos at lahat ng po'y pinapasalamatan ko sa Kanya at sabi niya dito, listen, I, the Lord, am giving you a choice between the way that leads you to life and the way that leads to death. Nasa sa atin pa rin po yung pagdidesisyon kung ano po yung pipiliin natin. Salamat po sa Panginoon. Lahat po nito pinabalik kong papurit pa sa salamat sa Kanyang banal na pangalan. In Jesus' name. By Elisha na nag-aararo po, tinawag niya there. Si Elisha po ay he broke the yoke, no? He broke the yoke and ginawa niya pong gatong. Amen. At sa kanyang linuto, we have our personal plans in our lives, but when the time comes and we hear the voice of God, the right time that we heard His voice calling us sa kanyang misyon. Amen. Sometimes you have to break that yoke na para sa kay Elisha noon na nag-araro siya. Diyan kumikita sila. Diyan sila kumukuha ng kanilang kabuhayan, pati ng kanilang family. Amen. But nang nangyari na ang tawag ng Panginoon, yan talagang ayun pong plow mismo, no, sinira niya. He broke the plow, that yoke, amen, and stepped out for that plans of their, siguro sa nanay at tatay niya, sabi niya ganun ang dapat mong gawin. Amen. Pero ang nangyari na didig yung salita ng Diyos na nabakalakas, It changed, no, the direction of his life. And then ang kanyang pagkikitaan ng kanyang pamumuhay ay sinira niya. Amen. And he stepped out with a plans. Siguro maliit pa siya, ganun din ang kanyang hangarin o ang ambisyon ng kanyang parents. Amen. Sometimes, you know, kung tinatawag po tayo ng Panginoon, not only sometimes, there are so many sacrifices. Marami pong kamatayan, ontological death, ano, na mangyayari sa atin upang matanggap po natin. You know, kung hindi ginawa po yun ni Elisha, hindi niya natanggap ang double portion. Amen. Hindi niya natanggap ang double portion from God through Elijah. At makita po natin na when he became the disciple of the student of Elijah, nakita po natin sa journey po nila, talagang maraming sabi ni Elijah sa kanya, dito ka lang, huwag ka nang ano, sumama sa akin. Pero you know, dahil po sa tawag ng Diyos, no, because of His plan, of God's plans in His life, kahit yung sabi ni Elijah siya, nandito ka na, huwag kang sumama. Pero still, he, ang kanyang perseverant and persistent, he was persistent, amen, na talagang sasama sa kanya. At minsan makita mo ng tao na, you know, ang tao na sinasamahan mo, kung minsan makita mo na talagang kung minsan
para sa inyo kung wala kang salita ng Diyos, ano, na nandyan sa puso mo, kung minsan na discouraged mo kayo. But yet, that is the test of faith, ano, kung talagang malalaman mo kasi, okay, ang living word, no, ang plano ng Diyos, malalaman mo kasi sa puso mo. Kaya, kahit ganun ang pag-discourage sa kanya ni Elijah, pero still, no, she's able to walk with his Lord, not his teacher. And because of that, he was persistent, he was able to have that double portion. Amen. Hallelujah. So, ang cost, ang vision niya, yung ambisyon niya, ang kanyang dating kinukunan ng kanilang pagkain. He broke the yoke and then stepped out, no, sa ibang plano ng Diyos. At makikita po natin, he became a great prophet of God. Amen. Dahil po, mas makita po ng Panginoon, Diyos, no, kung ano ang mas maigi sa atin. In Jesus' name. Amen. Can you raise your hands, please? Father God, we thank you for your love. Thank you for your presence, O Lord. That every day, O Lord Jesus Christ, you want to teach us, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. And we pray that you will give us 2020 vision, O Lord. Your plans in our lives, O Lord. And give us, O Lord, discernment to be with a proper person to guide us, O Lord. Like Elisha, hallelujah, he embraced, no, and accepted that Elijah was the one sent by the Father for him. Hallelujah. We pray, O Lord, that we will be able to see that right persons for us. Hallelujah. To help us, O Lord, attain, O Lord Jesus Christ, O Lord Jesus Christ, your plan in our lives. All this we claim, O Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Alam niyo, sa buhay po natin, katulad ni Elisha at Elijah, ang Panginoon po ay nagbigay ng Elijah kay Elisha. Amen. To guide him. Amen. Ano? But, you know, ang dito po sa mundo, no? Alam niyo, parating itong sinasabi na in the book of Genesis, God gave man, no, that authority to govern, no, within sa kanyang creation. Amen. He made man stewards na sa lahat nito. Kaya ang Panginoon pa ay gumagamit ng mga tao para sa ating lahat. So we pray that the Lord will give us, makita po natin ang right persons, no, ang right group. Katulad dito ngayon, nandyan po kayo. And alam po natin, kamay po ng Panginoon ang tumawag sa atin. Amen. And by listening through this program, we could connect with God. Maramdaman po natin ang kanyang presensya. And diyan po pinapakita po sa atin ng Panginoon, ito ang paraan ng Panginoon upang mapakinggan ko ang kanyang boses galing sa langit. In Jesus' name. You know, if we are in the right persons or group, diyan mo makikita na ang grupo na iyan, it could open heavens for you. At diyan mo ma, you can feel God's presence, the love of the Father, the voice of the Father. You're able to hear, hallelujah, His voice. Kung nandiyan ka po sa tamang direksyon ng buhay mo, sa tamang grupo, no, na inilaan ng Panginoon sa inyo. That is why we could easily discern, no, if that group is the one sent by God to us.
Amen. Malalaman mo yan. Dahil po, siya magbukas ng iyong isipan na makilala mong Panginoon. Our prayer meetings that we attended, diyan po, kung talagang iyan po ang grupo na pinapadala ng Diyos, it will help you open, no, your mind and understanding na ang Panginoon ay nagpapadala sa inyo, sa iyong grupo na iyan. Dahil kapag magsama po kayo, you're able to open again, the heavens, and you could connect, no, to God the Father with your group in Jesus' name. Kaya we pray that makita po natin ito, na mahalin po natin ang grupo na binigyan niya sa atin. Dahil kapag magsama po tayo with that persons, makikita po natin ang Diyos ay nandiyan. But ito po, pwede mo compare ito kasi, no, my friends, meron ka mga kaibigan, but if you do, kung nandiyan ka sa kanila, iba ang mangyayari. Amen. Ibang mangyayari. Kaya pag-isipan po natin, ano, kung sino ang right persons na ibinigay ng Panginoon sa atin. Right group. Amen. Dahil kapag nandiyan kayo, nandiyan ang Panginoon. Magandang paglinay-linayan po ito. Amen. If you want to meet your God, your Creator, and experience His love, let us ask the Lord that we could able to find that group, that persons. For us, no, to help us in our journey towards His kingdom. We pray, O Father, that You will give us that understanding and discernment and love for those, O Lord Jesus Christ, people, O Lord, that You na ibinibigay Niyo sa amin upang marating po namin ang iyong plano sa aming buhay. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Ging, please. Magandang umaga po ulit sa ating mga kapatid na kasama natin ngayon sa today's program through our Facebook sa Ang Dios Gugma Channel Live. At kasama po natin sina Brother Edgar Marcelino, Brother Armand sa Taiwan, si Tita Tadem, si Sister Ivy, si Sister Clarissa, si Brother Nunoy Churik, si Sister Bingbing, si Sister Maribel, si Sister Cardine, sa mga kapatid natin siyan sa Malaysia. Sina Sister Lovely G, sina Sister Jean Rose, dyan din po sa Taiwan. At sina Sister Isa Rufino, si Sister Cheryl Hinoo, kiniklaim po natin yung pagaling ni Brother John Vincent. At kasama rin po natin sina Sister Anne, si Sister Lovely G, sabi niya good morning sa lahat. Sister Kissin Joy, sumali na miskal, dyan din po sa Hong Kong. Sabi ni Sister Bingbing, in Jesus' name, amen. Good sis and Brad Edwin, ang lahat na ginagawa ko para sa Panginoon ay blessings talaga. God is good all the time. Amen. Si Sister Jenna Boris, dyan sa US, kasama rin po natin. Magandang gabi. At si Sister Janeline Pacificar, Bataluna, kasama rin natin. Good morning, Sis Jen. Si Sister Darlene, Sister Amy Cardo, sabi niya, good morning, Brad and Sis. Si Sister Heidi, kasama rin natin. At si Tata Roberto Corsino, sabi niya, good morning and God bless Sister and Brother Edwin, and God bless us always. Amen and amen. Si Sister Nora Tibang, kasama rin po natin. At si Sister Jocelyn Akuhin, sabi niya, thank you, Lord. Amen. Sige, Brother Ken. At Sister May Pandan, kasama po natin. At Sister Heidi Onate Estopa, Philip Turil Paglamutan, Ivy Gale, Sir Amor Sanchez, sabi niya, thank you Jesus, I love you and good morning, salamat. And Sir Mary Ann, and Sister Maria Tadima Daulo, and Sir Jean Rose Alakferar, sabi niya, amen. And Sister Maribel Fermono, sabi niya, Lord Jesus Christ, you are truly alive. You can change a decision, Lord. I truly trust in you, nga sa imo saad, Lord. Tandugon mo si Dr. Sabri Alls, Safety Director of Muhammad Complex for the Medical Services, Saudi Arabia. Lord, this is the time. Gasari kita ko sa imo. Tandugon mo siya, Lord. Nga ko iapilion nga empleyado. Wala ko, Lord, gadwa-dua. Halin sa umpisa as sa subong ko upot tagid ikaw. Kag magasablag, Lord, magakurog sa imo.
sa presence, Lord. Sorry for all my sins, yours. This is the time, Lord, touch the director. I didn't have power, but I have faith in you, Lord. Guide me, Lord, and protect my family. Brother and sis, I truly need your prayer. Warrior karon mga siya na ya agency kag si director nga gina-claim ko, kag ginabaton ako, Lord. Ginabaton ako, Lord. Kag ang ticket ko ara na, my heart is aching, Lord. This is all I ask, Jesus Christ, mighty name, amen and amen. And sabi ni Sister Bingbing Drive-In, amen, good sis Ging. Sis Tintin, magandang umaga. Umaga sa inyong lahat dyan, mga brother and sis. Gabay nga hatagan, gid ka mo ni Jesus, kang kusog kakabako sa adlaw-adlaw nga tanan. Pagbantala sa mayong balita, ilibinigid sa aton, his servant, kagpunan gid siya sa iahimaya, kalangit nun nga kaalam sa tanan nga tinion. In Jesus' name, amen. Sis Bibske Espinosa, Sister Nandayer, Sister Elminche, Sister Bing Apari, Sister Ginaline, and Sister Elmo, or Brother Elmo, Sister Madeline, Sister Mary Jane Calvario, and Brother Joshua, and Sister M, and Sister Glinda. Kasama natin ngayon, in Jesus' name. May salamat at we're happy na si Mother Nasing ay na lumabas na sa hospital. And we pray also for Edcom Gar, good morning. God bless you. And also for Sister Jin, we pray for your complete healing as well as Nanay Pasing. We pray also for Aunt Carmela, Sir Vicky. God bless you. Lord, please. Good morning. God bless. Brad, please pray. Continue praying. John Vincent Hinoo, mugasan kag masilyuhan, dugo ni Jesus, mapatawad kag makapatawad, mga sala, amay Iloy pamilya, and fast recovery for a bleeding of the brain. In Jesus' name, amen and amen. Please insert man ninyo sa prayer ang akon brother-in-law, subong nga si ER, yara sa ER, Western Hospital, mga 80 plus na iya edad, la pa siya kasaylo sa ward sang Sabado pa sila dito. Kay damo ako, yes. Damo pasyente. In Jesus' name, amen and amen. Brother Edwin, please pray for my family that may the good Lord will continue to protect us and keep us safe every day. In Jesus' name, amen and amen. Kapangamuyo, pangamuyo sa pangayo, 7 months pa lang ako sa committee sang Dios Gugma Brad. Ginabalik ko gid ang pagdayaw kag pasalamat sa buhi nga Dios. In Jesus name, amen and amen. Brad, please pray man sa mama ko nga mag-ayo na siya sa iya sakit kag dagaan pa siya ni Lord sang dugang nga kusog kakabakod. Salamat gid in Jesus name. Good morning, brothers and sisters. Help me pray sa bata kag manghod ko nga tagi peace of mind. Bless mo sila sa ilang pag-drive. Kag help me pray sa bana ko nga tagi peace of mind. Bless mo ang tagsakay lugar nga ginakatuan nila. Kag atagay sila pagidait sa tanan nga upod niya sa barko. Amen. Kag help me pray sa kayuhan sang pelvic bone. Filipa sa kilon. In Jesus' name from San Joaquin. Kag good morning, brothers and sisters. Help me pray mga mag-ayo ang ubo kag trangkaso ko, Francis Marilo. Amen. Kag pagidait, gapasalamat ako kay Lord sa pagpamati ko sa inyo kag nag-ayo ang ako niya pamatsyag. Amen. Kag good morning, Brother Edwin. Pray man ako nga maayon ako ni Jesus sa tanan nga masakit kag tawan ako malawig nga kabuhi. Amen. Kag pray man si Jocelyn Sarungon niya pluson sang balaan nga ang iabilog nga lawas kag ipalayo sa tanan yung disgrasya kag balatian. Kag good morning sis and Brad, ginaampo ko ang apo ko nga 3 years old. Ikaw good Lord ang mag-ayo sa iya hilanat. In Jesus holy mighty name, amen. Kag pray man, bless ni Lord kagatagan ako sang madamo nga benta kag mag-ayo ako sa akon ubo. In Jesus name, amen. Kag please pray nga please pray man nga ang bata ko na madula ang skin diseases kag matutom sa pag-eskwela. In Jesus' name, amen. Maraming salamat. At alam po natin na sabi ng Panginoon kung magkaisa ang 2 o 3 at manalangin sa pangalan ni Jesus, talagang gagawin ng Panginoon. Yung papangako niya, taas pa natin ating kamay. Panginoon, napapasalamat po kayo may lahat sa inyo
kami po ngayon at isa sa lahat ng panalangin ng mga kapatid, sa kanilang mga pangangailangan. We pray, O Lord Jesus Christ, because of your love, because of your death and resurrection, O Lord Jesus Christ. We claim, O Lord, that your presence will come down upon them, O Lord. And let them experience, O Lord, your grace, O Lord, your healing love. Heal them, O Lord, and provide, O Lord Jesus Christ, all their needs, O Lord. We claim it, O Lord, in Jesus' name, amen, amen at amen. At ang gospel po ngayon ay from the gospel of Matthew. Jesus said to his disciples, take care not to perform righteous deeds in order that people may see them. Otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father. When you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, to win the praise of others. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you give alms, do not let your left hand know that your right is what your right is doing, so that your almsgiving may be secret, and your Father who sees in secret will repay you. When you pray, do not be like the hypocrites, who love to stand and pray in the synagogues and in the streets corners, that others may see them. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret, and your Father who sees in secret will repay you. When you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance so that they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, so that you may not appear to be fasting, except to your Father who is hidden. And your Father who sees what is hidden will repay you. Amen. The Gospel of the Lord. Ito pong version sa Tagalog. Pag-ingatan ninyo at huwag maging pagitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Pero po palang ginagawa tayo, ano, na ito, na pagiging po natin, talagang mayroon pong gantimpala. Pero kung ating, yung, kung pakitang tao po, yan, sabi niya, talagang makikita pa ng Panginoon ang ating intention. At ito pa, sabi niya, kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang makaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinaguga at sa mga lansangan, ginawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nilang kanilang gantimpala. Ngunit, kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa inyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang inyong paglilibos. At gagantihin ka ng inyong amang nakikita ng kabutiang ginagawa mo ang ng lihim. At kapag mananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagugat, sa mga panukalang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nilang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isira mo ang pinto sa kakamanalangin sa inyong amang hindi mo nakikita. At gagantihin ka ng inyong amang nakakikita ng kabutiang ginagawa mo.
ng lihim. At kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila nag-aayuno. Sinabi ko sa inyo, tinanggap na nilang kanilang gantipala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maglimos, maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang ang nakaalam nito. Siya na nakakilala ng kabuting ginagawa mo ng lihim ang naganti sa inyo. Pinasasalamatan po natin Panginoon sa kanyang banal na salita. You know, God gives us privilege to hear His teachings. At kung gusto kong magkaroon po ng reward, ganti mula sa Diyos. You will be an instrument of God for me to have His blessings. Kapag ginawa ko ang kabutihan para sa inyo. Dahil po yan ang inspirasyon ng Diyos sa akin, gagantihin po ako ng Panginoon. Ang ganti ay magiging sa akin. You know, kung mayroong akong gawin na mabuti, amen. Ito pong turo ng Panginoon sa akin. Kapag kung gusto kong ang blessings ng Panginoon, kung gusto kong kabutihan ay darating sa akin, iyon pong sabi niya. Ito pong turo ng Panginoon sa akin. Dapat gawin ko po iyan. Amen? And what a privilege, for all of us to hear His teachings. Na the heaven's door will be open for all of us. For those who hear and though ang sugo ng Diyos. The Lord our God will bless us. Kaya nga, kung may mga pulubi o may mapupunta sa inyong bahay o ngayon, you could really sense that the Lord is telling you send something to that group, to ang Dios Gugma. Pagkakataon na iyan. Dahil kung ginawa mo yan, ang sabi niya, ang ganti ng Diyos ay magiging sa inyo. Kung, ito po ang talagang ang gasya ng Diyos sa atin. Siya po ang nag-reveal po sa atin ngayon. Binubuksan niya po ang ating isip na kung kapag may gawin po tayo, dahil po yung gusto niya, bubuksan niyang langit para sa atin. Are you still hearing the word of God for you? Amen. God wants to bless you. Kaya, ang mangyayari blessings na darating sa inyo kapag ginawa po natin dito. Sa mga araw na ito, parati kong sinasabi ng book of Exodus 17, na habang tinataas ni Moses ang kanyang kamay at nanalangin, na-release po yung supernatural power of God. Habang po nagpakilaban po si Josue sa mga Amalek noon, the angels helped them because Moses raised his hands and prayed to God. Amen. Habang ginagawa nila, ang mga angels ay gumagalaw at nananalo po sila. Ganun din ngayon sa atin. Kapag po ang itinuturo ng Panginoon ay ginagawa natin, sabi niya, nakikita niyang ating intensyon. Kapag ginawa po natin ang mag-abuloy, yon, at manalangin, at magawa po ng mga inuutos ng Panginoon, maglimos po. Kapag ginawa po natin yan, sino nagsasabi yan? Ang Panginoon. Amen. Kaya nga, kung narinig mong boses ng Panginoon sa inyong puso, amen, na to help that somebody or to help that group, yun na
the Lord is telling you, He will open heaven's door for you to receive His blessings. Amen. Kailangan natin ang tao upang ma-receive natin ang blessings. Amen. At kailangan ko rin yung ang utos ng Panginoon na sa pamagitan nila darating ang biyaya ng Diyos sa akin. In Jesus' name, hallelujah, darating ang biyaya ng Diyos sa inyo kapag ang kanyang utos ay ginagawa natin. Gagawin natin. In Jesus' name, amen. Kaya nga po, kung mapapinggan mo ngayon ang utos niya, sabi niya, He wants you to give an alms, an offering to God, hallelujah, to somebody, or kung ngayon napakinggan mong kanyang boses na sinasabi yan ang inuutos sa inyo na you have to give alms or offerings or your tithes to this community. Kung gawin mo yan, no, ang Panginoon pagbubuksan niyang langit para sa inyo. Amen. Yung isang grasya ng Panginoon. Hallelujah. This will be your connection with God. Sa pamagitan ng inyong paglibos, amen, ang langit ay mabuksan para sa inyo. Pero kung hindi mo gawin yan, sirado ang langit. In Jesus' name, you know, ang langit po, nandiyan pong lahat ng kabutihan ng Diyos. At kapag gawin mo po yan, hallelujah, ang kanyang, oh, hallelujah, His blessings will pour out upon you. Will pour out His blessings. Hallelujah. Gawin mo yan. Gawin mo. If the Lord is now telling you to send your financial blessings to this community, gawin mo po yan. And that will be your connection, no? To our God, no? He will bless you from heaven. Let's raise our hands, please. Father God, we thank you for your blessings. And you know, Lord, we know, O Lord Jesus Christ, na kapag ginawa po namin ang iyong mga, ang iyong salita, bubuksan mo po ang dungawan ng langit. Buksan mo po yan. At you are truthful to your words, O Lord. Hallelujah. Mabuksan po ang langit kapag ginawa po namin ang inyong mga salita. Kaya sa mga kapatid ngayon po, Panginoon, na sila pong gagawa ngayon, hallelujah, ng inyong pinapagawa, that they have to send, O Lord, their limos or offerings to this group. Hindi po aksidente ito ngayon. Ang ebanghelyong ito ngayon, hindi aksidente. If the Lord is speaking to you that you will send your offerings to this group, gawin mo po yan. Dahil po, ang ganti ng Diyos ay magiging sa inyo. Amen. He will open the heaven's door and pour out to you His blessings. Amen. Darating po at darating ang ganti ng Diyos. At Panginoon, maraming salamat po. Hallelujah. Maraming salamat po. Bless Edcom. Bless Maria Carmela. Sister Vicky. Bless them, O Lord. Hallelujah. Sister Aida. Bless them, O Lord. And all our brothers and sisters were there having this program. Bless them, Brother Narsing, Sister Jenna, Nanay Pasing. Bless them, O Lord. Hallelujah. Nung Telma, bless them, O Lord. Brother Joselito, bless them. And all our brothers and sisters having this program, our brothers and sisters abroad, bless them, protect them, O Lord. Let your Holy Spirit, O Lord Jesus Christ, heal them, O Lord, deliver them, and give them, Lord, give them, O Lord Jesus Christ, all their needs. All this we claim in Jesus' name. In Jesus' name, amen. Tanggapin po natin. In Jesus' name, amen. Ngayon po ay Miyerkules at mayroon po tayong service dyan. No? Mayroon po tayong misa ngayon dyan sa Ibauan Norte. No? At mayroon pong yan, mag 8:30 po yan. Kaya inyahan po kayo kung dito lang kamo, dito lang kayo, punta po tayo ngayon dyan. No? Sa Ibauan Norte may mass po tayo. At sa pangalan po natin, kami rin Dios Gugma, together our brothers and sisters here. The program today, I am Brother Edwin Singh and just I, Pag-ibig.